Magandang araw, andito na naman po si Teacher Che para sa ika-anim na module ng ikatlong markahan sa Araling Panlipunan 7 tungkol sa nasyonalismo, daan sa pagwawakas ng imperyalismo at ang papel ng relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya noong 16 hanggang 20 siglo. Kumusta ka? I hope you are safe and healthy. Ang ating talakayan ngayon ay nakabatay po sa most essential learning competencies na ating makikita sa screen. Ayan. At ang mga lupain ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya ay minsan naging tila nakakasilaw na ginto na labis na bang pumukaw ng interes ng mga kanluranin. Ang damdaming makabayan o nasyonalismo ang siyang nagbigay daan upang tuluyang mabago ang takbo ng kasaysayan at may iilang mga individual na piniling makipaglaban para sa kalayaan ng kanyang mamamayan at ng kanilang inang bayan at nang manaig ang nasyonalismo laban sa imperyalismo. At isa na rito ang nakikita natin sa larawan na si Mohandas Gandhi o mas kilala na Mahatma Gandhi sa bansang India. Siya ay kilala bilang Mahatma o Dakilang Kaluluwa. Siya ay isang Hindu na nakapag-aral sa bansang England. Dahil noong panahong iyon, ang India ay napasa ilalim ng bansang England. Nakilala siya sa kanyang non-violent means ng pakikipaglaban. Sinimulan niya ang civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaang Ingles. Naniniwala siya sa ahimsa o lakas ng kaluluwa at sagyatraha o yung noble o yung katotohanan. Hinimok ang mga Indian sa pag-boycott ng lahat ng produkto at serbisyong Ingles. At nagtagumpay ang kanyang ginawa dahil nakalaya ang India mula sa pananakop ng mga Ingles. Ang pangalawa naman ay si Muhammad Ali Jinnah ng bansang Pakistan. Si Muhammad Ali Jinnah ay nakilala bilang ama ng Pakistan, isang abogado at pandaigdigang leader, kauna-unahang gobernador ng bansang Pakistan. Munang lumaya ito mula sa bansang India. Namuno siya sa Muslim League noong 1905 upang makalaya ang India mula sa mga kanluranin. Layunin ng samahan ng Muslim League ang magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim at namuno siya upang ang Pakistan ay lumaya mula sa India. At ang pangatlo naman ay si Mustafa Kemal Atatürk ng bansang Turkey. Si Mustafa Kemal Atatürk ay isinilang sa Salonika, bahagi ng Imperyong Ottoman sa Greece sa kasalukuyan. Naging kapitan ng Ottoman Army at nagsilbi sa 5th Army sa Damascus na matatagpuan sa Syria sa kasalukuyan. Nagbigay daan sa kalayaan ng Turkey na balak paghati-hatian ng Great Britain, France, Greece at Armenia at nagtagumpay siya na mabigyang kalayaan ang bansang Turkey. Pinangunahan ang Grand National Assembly ng Turkey para sa isang halalang pambansa at hiwalay na parliament kung saan nagsilbi siyang tagapagsalita. Ang pang-apat naman ay si Ayatollah Ruhollah Mossari Khomeini ng bansang Iran. Si Ayatollah Khomeini ay nagsimula na maging aktibo sa larangan ng politika noong 1962 o 1962. Naging kasama siya sa pagkilos at pagbatikos sa karahasang isinagawa ng kanilang siya o hari ng Iran at pagsuporta ng hari ng Iran sa interes ng mga dayuhan tulad ng Estados Unidos. Siya ay nakulong dahil gumawa ng isang makasaysayang talumpati noong ika
3 ng Hunyo 1963 na sumentro sa patuloy na pagsuporta ng Shah ng Iran sa mga dayuhan at ng bansang Israel, dahil matatandaan natin na ang Iran at Israel ay o Palestine at ang Israel ay mayroong hindi pagkakaunawaan. At nagpalabas ng isang fatwa noong naging pangulo si Ayatollah sa bansang Iran, siya ay nagpalabas ng isang fatwa o batas sa Tehran Radio na nagpataw ng parusang kamatayan sa isang manunulat na Ingles na si Salman Rushdie at sa tagapaglimbag nitong Satanic Verses. Kaya naging isang sikat na pinuno na rin ito si Ayatollah Khomeini. Ang panglima naman ay si Ibn Saud o Ibn Saud ng Saudi Arabia. Si Ibn Saud o Ibn Saud ang kauna-unahang hari ng Saudi Arabia na kabilang sa traditional na kilusang Wahhabi ng Islam o ultra-orthodox. Tinanggihan niya ang pakikipagkaibigan ng mga Ingles, natalo niya si Hussein Ibn Ali ng Hijaz at Najd at tuluyang nasakop ang mga lupain nito at maitipon sa Riyadh, Najd, na nakakasakop sa halos kabuuan ng tangway ng Arabia. Kaya ang mga lupain ito ay kolektibong tinatawag na kaharian ng Saudi Arabia o Kingdom of Saudi Arabia noong taong 1932. At siya ang naging unang pangulo. Ano naman ang naging papel ng relihiyon at paniniwala sa pagkamit ng kalayaan o pag-usbong ng nasyonalismo sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Kung malaki ang papel na ginagampanan ng relihiyon at paniniwala ng mga tao doon, kung kaya't nanaig ang nasyonalismo laban sa imperialismo. Halimbawa na lamang sa bansang India, isa sa mga dahilan na nag-udyok sa mga Indian na makipaglaban sa mga Ingles ay ang pagpatigil nito sa ilan sa mga kultura ng bansang India. Katulad na rin ng suti at ng paggamit ng mga langis sa kanilang mga baril at triple, dahil naniniwala ang mga Hindu na banal ang langis ng mga hayop, kaya hindi ito dapat gamitin para sa kanilang mga pamuna sa kanilang mga triple. Very good, very good. At nananatili ka hanggang sa dulo. I hope you have learned something from this video. At ngayon ay magkakaroon tayo ng kaunting pagsusulit batay sa ating tinalakay. Sabihin mo lang kung ang pahayag ay tama o mali. Unang bilang, nabigo si Mustafa Kemal na palayain ang Turkey mula sa mga mananakop. Tama ba ito o mali? Mali. Correct. You got it right. Mali ito dahil nagtagumpay si Mustafa Kemal na palayain ang Turkey mula sa mga mananakop. At pangalawa, kilala si Mahatma Gandhi sa marahas na pagpapakita ng nasyonalismo. Tama ba ito o mali? Mali. Correct ka na naman, dahil hindi marahas ang ipinapakitang nasyonalismo ni Mahatma Gandhi. At nagtagumpay siya. Pangatlo, Riyadh ang naging kolektibong pangalan ng mga teritoryo sa tangway ng Arabia. Riyadh ba? Mali, correct, dahil ang tawag sa kolektibong pangalan ng mga teritoryo sa tangway ng Saudi Arabia ay Kingdom of Saudi Arabia. Okay, number 4. Suportado ni Khomeini o Ayatollah Khomeini ang mga karahasan ng Shah ng Iran. Tama ba ito o mali? Mali, you got it right again, dahil ito ang dahilan kung bakit nag-aklas si Ayatollah Khomeini, dahil hindi niya gusto ang karahasan ng Shah o Hari ng Iran. Okay, number 5, last number. Si Muhammad Ali Jinnah ay tinaguri ang ama ng Pakistan. Tama ba ito o mali? Tama, you got it right. Very good, at nagawa mong sagutan ang mga nagawa mong sagutan ng tama ang mga pahayag.
Thank you so much for watching, and I hope you have learned something from this video. And if you're new to our channel, please don't forget to hit the like as well as the notification for more videos. Thank you for watching. And